lang sa iyo, kaibigan, at welcome po dito yan sa inyong tambayan. At ito nga po ang programa kung saan ay hatid namin itugon sa ating bawat tanong. Ito nga po ang programang Solution Your Afternoon Devotions with me, Laverne D. Sa atin pong bagong time slot, alas 7 ng gabi. At sana po ay mas marami tayo makajamming tonight. At pagsasaluhan po natin ang napakayamang pag-ibig, kabutihan, at pagmamahal sa atin ating Diyos. Kaya naman, wala pong maglilipat ng inyong mga papasyalan dito yan sa Facebook Live, bagkos ay manatili lang po nakatutok at manood dito yan sa ating programa kung saan nga po itinataas natin ang ngalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. And of course, ang ganda po na pag-uusapan natin mamaya, may kinalaman pa rin sa ating buhay at pamumuhay sa araw-araw. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, gusto mo nang batiin ng advance happy birthday kay Ate Michelle Ciudadano, and she'll be celebrating her birthday bukas. And sa susunod na araw naman, magsa-celebrate na kanyang 20th birthday aming panganay na anak na si Kuya Aves D. Yan. Happy birthday sa inyo. At sa ngalan ng Solution, and of course sa ngalan ng aking pamilya, ay kami ay nakikigalak kay Ate Michelle, and of course kay Kuya Aves, na balita akong magpapakain sila sa mga darating na panahon. Maraming salamat. And of course, gusto ko rin batiin kasama natin ngayon sa studio. Walang iba kundi si Brother Chris Montaneo. Yan. Kapatid, maraming salamat for joining me dito yan sa ating programa. And of course, mga kaibigan natin na first time na siguro ho ay nakadalaw kayo, hindi po aksidente yan because meron pong magandang plano ang Diyos sa inyo. Kaya manatili po kayo nakatutok at nanonood dito pa rin yan sa Solution Your Afternoon Devotions with Laverne D. Sa kanya pong bagong time slot, alas 7 ng gabi. At sa ating pong tuloy-tuloy na pag-uusap, narito na muna at mga pag-uusapan dito lang yan sa Question of the Day. Para po pasimula na ating isang linggong pag-uusapan, narito po yung ating solution question. Ano ang humahadlang sa Diyos at sa tao? At sa tao, sa Diyos. Ulitin po natin. Ano ang humahadlang sa Diyos at sa tao? At sa tao, sa Diyos. At maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang komento sa atin. At sa mga darating na araw or bukas ay makakarinig po tayo ng mga interviews mula po sa kaya nga ay pagbibigay ng kanyang panahon. Maraming salamat kay Ate Doris Day Mercado. Thank you, Ate Doris Day. Salamat sa iyong panahon. At may mga kaibigan po tayo. Bukas mapapanood natin mula sa Watson at yung kaibigan natin si Brother Chris, mapapanood din po natin. Aalamin natin mula sa kanila ang kasagutan mula po sa ating soul's question na ano yung humahadlang sa Diyos at sa tao at sa tao sa Diyos. At ilan po sa mga nagbigay ng mensahe sa atin via itong ating fanpage ay gusto mo nang pasalamatan at kaya sa aking personal page. Maraming salamat po sa mga nakibahagi na kanilang saloobin. Sabi ni Pastor Manuel Despuesen Henders, and Brother Alvin Alcapara, sabi niya, sin, kulang po sa pagkakilala sa Diyos, pwede rin pong patay ang pananampalataya. And of course, maraming salamat sa napakahusay na composer si Brother J.R. Obera. Sabi niya, sin, dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. At kasalanan po, sabi naman ni Sister Emma Santulan Santos, pananampalataya naman ang sabi ni Margarita Suribio, and Mario, kasalanan. At sabi ni Sister Maria Teresa Fabregar sa Lapong, kasalanan po ang humahadlang sapagkat ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. And hindrance, sin, sabi ni Sister Juanita Contreras Centeno, solution, true repentance. And Ate Michelle, birthday bukas, kasalanan. Yan, maraming salamat. Lolit Oriarte, Isaiah 59 verse 2, kasalanan po, nakasaad sa Bible aklat. Yun nga, mula sa Isaiah 59 verse 2. And Sister Rose Mariti Casoco, sabi niya, ayon sa Isaiah, kasalanan. Yan ang dating lahi kong isinasagot. Pero ngayon, na-realize ko na ayon pa rin sa pag-aaral natin dito, nitong araw po sa ating programa, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, hindi na kasalanan kundi pagsisisi at pagtanggap na lang ng tao kay Hesus Kristo ang humahadlang. At ang major problem ng Diyos sa ating mga Kristiyano ay hindi na ibabahagi ang kanyang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao. Actually, siguro yun ang kabigatan ng Diyos, pero yan, maraming salamat. Pero sa Panginoon, walang problema, di ba, Sister Rosemary Casoco? Pero thank you so much, kapatid. Talaga namang nakikita ko ang patuloy na paglago ng ating kapatid na Rosemary T. Casoco. And aking hipag na si April Castro Ducot, kasalanan po. Maraming salamat. Mamaya, babalikan natin
ang ilan pa sa mga nagbigay na kanilang komento. Samantala, kaibigan, tuloy-tuloy muna tayo sa ating music at makalipas pa ng musikang ito, babasa pa tayo ng ilan sa mga nagbigay na kanilang komento at aalamin natin. Ano nga ba talaga ang humahadlang sa pagitan ng Diyos at sa tao at sa tao sa Diyos? Maganda pong topic ito. Samantala, isa muna ng napakabagong awiting hatid sa atin ng mga kabataan ito, Amazing Grace, Hallelujah. Siyempre, pa dito lang yan sa Solution, Your Afternoon Devotions with your kaibigan at kasapakat sa inspirasyon. Lover hindi, kaya naman tutok lang at walang bibitaw. Tuloy-tuloy sa panunod. Salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtutok. Dito pa rin yan sa Solution, Your Afternoon Devotions with me, Lover Indy. At napakinggan po natin isang napakaganda at fresh na awitin mula po sa Christ Alone Worship. Mula sa church na Trust in the Lord. At ang kanilang head pastor dyan, binabati natin si Pastor Edison Reyes. At thank you for that song, ang awiting Amazing Grace, Hallelujah, na nagatid sa atin sa ikalawang bahagi nating programa. Dito pa rin yan sa Solution, Your Afternoon Devotions, of course with me, Lover Indy. At hindi po tayo mapipigilan anuman pong ang inyong mga ginagawa sa mga oras na to. Alam ko medyo ang ilan sa inyo ay nasa tahanan na, at gusto po namin na mas marami ang maabot natin, kaya mas binago po namin yung ating oras. At gusto po namin malaman na naabot nga ba kayo na ating programa sa ganitong time slot. Kaya gusto po namin makarinig ng feedback po mula po sa inyo. So give us a feedback kung okay po sa inyo ang alas 7 ng gabi. At muli po maraming salamat sa mga naninibago. Ipagsabi po sa mga kaibigan ninyo, hindi na po muna tayo alas 5:30. Because ay nasa ikapitong, ano ba tawag doon? 7 p.m. Hindi sanay sa Tagalog. 7 p.m. na po ang programa natin. So we would like to hear from you kung okay po sa inyo ating new time slot. Maraming salamat muli po sa mga kaibigan natin. Patuloy pong sumusuporta sa ating gawain. At sa ngalan ng Team Solution, ang puso po namin ay nag-uumapaw sa kagalakan dahil marami pong puso, maraming buhay na babago. At misyan maraming salamat sa buhay ninyong mag-asawa ni Kuya Bochet. And of course, naku, may pinapabati si Kuya Bochet. Bukas babatiin natin. At wala sa akin yung copy. At maraming salamat po. And of course, gusto ko rin batiin muli ng advance happy birthday aming panganay na anak. He'll be turning 20 on Thursday, March 14, 2019. Ngayon po ay biruin mo, meron na akong 20 anos. May binata na talaga ako. And of course, sama natin si Brother Chris sa aming napakasipag at machong-machong
kapatiran sa church. Ano ho yan? Punong-puno ng abs. One piece. Yan, kabalikat po natin at kaagapay natin si Kuya Chris. Maraming salamat. At kaibigan, bago tayo magtuloy-tuloy, muli po narito yung ating mga pinag-uusapan. Kaya naman, narito na ang ating Question of the Day. Ano yung humahadlang sa Diyos at sa tao at sa tao at sa Diyos? Alam nyo, napakaganda mong pag-usapan yan. At bukas, excited na po ako mapakinggan yung mga na-interview ni Ate Day Mercado mula po sa Watson. And of course, makakasama rin natin si Brother Chris. Alamin natin ano ba ang saloobin ng kapatid na ito. And ilan po sa mga nagbigay pa, si Sister Marites Montaño, ang butihing may bahay ni Kuya Chris. Sabi niya, ang hindi pinaniniwalaan at ang hindi kinikilala ang tinapos na trabaho ni Jesus sa krus na siyang dakilang demonstrasyon ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Praise God. Amen. Maraming salamat po. At kaibigan, sa mga nagdanais nga pala na magbigay po ng kanilang mga videos, may mga nagtatanong eh. Pwede, no? Pwede silang magpadala ng videos po nila. Siguro po nasa 30 seconds to 1 minute. Maganda ho yung malinaw para mapanood natin yung mga saloobin niya. Kasi gusto namin malaman din at makilala kayo. Gusto namin makita at makilala. Kahit man lang hindi in person, makita namin itsura ninyo. Ah, siya pala yun. Di ba, ganun tayo mga Pilipino. Gusto natin nakikilala talaga ang mga nakikinig po sa atin. So, kaibigan, excited na po pag-usapan natin. Ano nga ba talagang humahadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao ng Diyos? Kaya naman, samahan niyo po ako sa mas pinahabang After the Devotion. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programang Solution. At yun nga po ang ating pagsisimula para po sa serye natin mula ngayong Tuesday, bukas Wednesday until Thursday, pag-usapan natin ano nga ba ang humahadlang sa Diyos at sa tao. Ginamit ko pong word dito ay humahadlang. Ibig sabihin, patuloy pong nangyayari o bumabalakid. Pero actually, ang mas mainam po talaga ng tanong dito, ano yung humahadlang sa tao patungo sa Diyos? Alam niyo po, ang good news talaga dito ay napakabuti po ng Diyos. Ito yung ating righteous foundation. You have to be established na meron po tayong mabuti at mabait at mapagmahal na Diyos Ama. So mula po sa katotohanan yon, naisin ko po na dalhin kayo sa isang matibay na tuntungan na meron tayong Diyos na ang naisin po sa atin ang pinakamabubuti. Meron tayong Diyos na sobrang nagmamahal sa atin at meron tayong Diyos na talaga namang in love sa iyo. So yun po yung ating tuntungan sa ating mga pag-uusapan. So alamin po natin at hanapin natin ang solution sa katanungang ano ang humahadlang sa Diyos at sa tao at sa tao sa Diyos. Bakit nga ba tila walang mainam na relasyon ng pangkaraniwang tao sa ngayon? At pag nag-invite ka ng tao sa church, ano mga kaibigan mo, ang tendency po ng kapatid na iyan, talaga namang mararamdaman mong ayaw niyang sumama. Merong bumabalakid sa kanya. Ano yung bumabalakid na yun? Ano yung sa tingin mo na pumipigil sa kanya para sumama sa iyo? Samantala, ang ibibigay mo naman sa church ay mabuting balita. Isa pang question yun eh. Bakit mabuting balita ang papakinggan niya sa church, pero parang hindi siya excited? Di po ba? Naalala ko lang noong panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, kapag siya po ay naglalakad sa kanilang kalsada noong araw, hindi po maiwasan ng mga tao na sila po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. At kung inyo pong babasahin ang mga tagpo sa Biblia, hindi lang po multitudes ang sumusunod sa Panginoon. Great multitudes. Yan po ay by the thousand. So bakit? Samantala sa ngayon, pag nag-invite ng Bible study, marami na siguro yung 5, 10, or 20. Ah, madami na yun, ha? So siguro, marahil, ang mga napapakinggan ng mga tao noon na sumusunod sa ating Panginoong Hesus na patungkol sa kanya yung Ebanghelyo, pwede kayang hindi ito ang napapakinggan ng karamihang mga taong umaatin ng mga Bible study sa kanilang mga churches today. It makes sense, hindi po ba? So ngayon, naalamin po natin, bakit sa kabila ng tinagurian ng maraming sambahan sa ngayon na ibabahagi naman nila sa pulpito nila ang mabuting balita, pero maraming tao pa rin ang lumalayo at ayaw gumagawa ng paraan para hindi po makapagsamba o pumunta sa kanilang mga simbahan. So, ano nga bang talaga ang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao? O ng tao at sa Diyos? Well, the usual answer, popular at pamilyar na sagot po ng karamihan. At maraming salamat po sa mga kaibigan natin na nagbigay ng kanilang saloobin. Of course, ito po ay base sa kanila ring nabasa. And of course, it's true. Ang sagot po dito ay kasalanan. At ito po ay pinapatutuhanan sa atin Isaiah
59 verse 2. Basahin po natin. But your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Sobrang namumuhi po ang Diyos sa kasalanan. Kaya naman, sa sobrang ayaw kanyang mapakinggan, tinatakpan niya yung kanyang mukha. Diba ganun din tayo? Minsan pag sobrang hindi na usap natin at ayaw na natin siyang pakinggan, tinatakpan na natin ating mukha. Marahil sobrang galit ka na, ayaw mo na siya makita, o sobrang namumuhi ka. Well, basically, and the truth is, God is holy and man is sinful. So ang Diyos na banal, hindi po pwede makipag-isa sa mga makasalanan. Pero kaibigan, ito nga po ang nangyari sa lumang tipan. Dahil ang lumang tipan na tinatagurian po natin, it's the Mosaic Law. Alam niyo sa katotohanan, we have seven covenants, pero yung anim po doon, hindi kabilang ang lahat ng tao. Yung anim po doon ay just for the Israelites. Namely, Edenic, Adamic, Noahic, Mosaic, Abrahamic or Mosaic, and of course yung Davidic, and yung tinatawag po na para sa lahat na covenant, it's the new covenant of Jesus, the full grace covenant. Kasama na po ang mga Gentile dito. Ano yung binabanggit nating old covenant? It's all about the Mosaic covenant. Yun pong isang tipanan sa pagitan ng Diyos at ng tao na sila po ay pagpapalain ng Diyos base sa kanilang performance o effort ng kanilang pagsunod sa Diyos. Samantala kung sila po hindi makasusunod sa Diyos, sila po ay susumpain. Hindi po napakagandang covenant ito sa pagitan ng Diyos at ng tao. At kung inyo pong babalik-balikan ang mga kaganapan sa ilalim po ng lumang tipan ni Moises, napakarami pong pagsalansang, kabiguan na nagawa po ng tao sa harapan ng Diyos at sila po ay palagi ang nagkakasala. Kaya naman, hindi po talaga marapat na harapin sila ng Diyos at namumuhi ang Diyos sa kanila. Subalit kaibigan, alam mo ba, dahil nga po, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, ang tuntungan natin na mahal ng Diyos ang tao, hindi po niya minarapat na manatili ang mga Israelita sa ilalim ng lumang tipan. So after 1,500 years, ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Anong dahilan? Anong naging pasaporte? Ba't niya binigay sa atin ang ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo, napakabuti po ng Diyos. Kasalanan pa ang naging pasaporte ng tao para ibigay sa atin ang ating tagapagligtas. Hindi po ba napakagandang balita po niyon? So masasabi natin, hindi hadlang ang kasalanan. At kailanman hindi na humahadlang ang kasalanan sa panahon natin sa ngayon. Dahil alam mo, kasalanan pa nga ang ginamit ng Diyos para ibigay sa atin ang isang tagapagligtas. Ngayon, bakit tagapagligtas? Dahil kailangan po natin maligtas mula sa ating mga kasalanan. Dahil kung ang papaniwalaan pa rin po natin sa ngayon na ang humahadlang patuloy sa Diyos at sa tao sa Diyos ay ang kasalanan, saan po tayo pupulutin? Saan tayo dadamputin? Ano nang kahihinatnan natin? Wala na po tayong kapag-asa. But praise God, purihin ng Diyos sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa sanlibutan. Kasalanan pa ang naging dahilan para ibigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. So, sabi nga po ng John 3 verses 16 to 17, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Take note, "For God so loved you." Pwede namang sabihin ng Diyos na "For God loved the world." Pero nilagay po niya yung dalawang letters na S and O. Ibig sabihin, yung intensity ng pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Because God is so in love with you that He gave His only begotten Son. And take note, verse 17 says, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Jesus might be saved." So kaibigan, ang nakakatuwa po sa Panginoon, sa ating Diyos Ama, ibinigay po niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, hindi para kundinahin ang taong bayan, o ang sanlibutan, o ang bawat Pilipino, o ang bawat lahi. Hindi po. Because sabi ng 2 Corinthians 5, verse 19, "God is after the word of reconciliation." Take note. Yung kasalanan po ang naging dahilan para ibigay ng Diyos si Kristo. At kinailangan pong mamatay na ating Panginoong Jesus alang-alang sa ating mga kasalanan. Pero siguro sasabihin mo, sandali lang, Brother Laverne, delikadong sinasabi mo. Nagkasala ako, makasalanan ng tao. Kailangan pagbayaran ng taong kanyang mga kasalanan. Well, it's true.
Ang Diyos po natin ay matuwid. Hindi niya pwedeng ilagay lang po sa ilalim ng carpet ang ating mga kasalanan. Hindi po pwedeng ganon. Dahil ang Diyos po ay matuwid at kailangan pong pagbayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. At yun po ay ginawa niya bilang kanyang pagpapakita ng kanyang katwiran. And this is good news. Yung kasalanan mo at yung kasalanan ko ay may nagbayad alang-alang sa atin. Bunga po iyon. Yun po ay demonstrasyon ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya po inilaan niya sa atin ang ating Panginoong Jesus para pagbayaran sa krus ng Kalbaryo. Inangkin po niya lahat sa kanyang katawan ang lahat ng mga bagay na masasama. Galit ng Diyos, punishment, infirmities, sicknesses, diseases, poverty, lahat po, kalungkutan, stress sa buhay, which He did not deserve. So that you and I, today, we receive all the good things in life, all God's favors and blessings, which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya. At sa English, grace, unearned, unmerited, and undeserved favor. Hindi po para sa atin, hindi po natin pinagtrabahuhan, at hindi po talaga tayo karapat-dapat, pero inilaan po ito sa atin ng Diyos. Bakit? Bottom line, because God is so in love with you. So, kaibigan, muli po, pakatandaan po natin, you need to have a metanoia. Metanoia meaning change of mind. Kung kasalanan po rin po ang nananatili sa isipan mo na nagkakaroon ng, o nagiging balakid para harapin ka ng Diyos sa ngayon, marahil sinasabi mo, ayokong mag-church kasi galit sa akin ang Diyos. Hindi po. Kasalanan pa nga po ang naging pasaporte natin mga tao para tayo po'y abutin ng Diyos. And that already happened on the cross 2,000 years ago. So kaibigan, kasalanan po ang naging dahilan at ito po ang naging pasaporte ng tao para po tayo ay abutin ng Diyos pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. So pawiin nyo na po sa isipan ninyo na ang kasalanan ang humahadlang kung bakit hindi mo naaabot o hindi ka makarating sa Diyos. Mamaya po alamin natin, ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi ka makalapit sa Diyos? So ipagpatuloy po natin. At bakit ba sobrang mahal ka ng Diyos? Romans chapter 5 verse 8 says, "But God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners," take note, yung tayo po ay makasalanan pa lamang, "Christ died for us." Isipin mo, namatay na po si Kristo. Noon pa mang tayo po ay makasalanan. Romans 8:32, sundan pa po natin. "He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things?" Wow! Alam niyo po, ang Diyos, hindi lang po niya hinayaang masaktan ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa atin, because ay i-deliver pa niya ang kanyang anak. Ibinigay niya pa po ng personal ang kanyang bugtong na anak dito po sa mundo, sa sanlibutan, alang-alang sa iyo at sa akin. And take note of this. Sabi pa dito, ibinigay niya po sa atin ng libre ang kanyang bugtong na anak na ating pangailang eternal, unasked, hindi po natin hiningi. Dahil tayo po, tila mga tao, walang pakialam, after this life, saan tayo pupunta? Tayo po ay marapat lamang na masunog sa impyerno. Pero praise God, even though hindi natin hinihingi ang kaligtasan, God gave us His... How much more yung mga bagay na temporal po sa tingin mo hindi bibigay sa atin ng Diyos? Wow, this is good news. Hindi po ba? And tuloy-tuloy po tayo. Pangkaraniwan, sinasabi ng mga tao, Brother Laverne, alam mo, kasalanan pa rin ang humahadlang kung bakit hindi makalapit ang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. Let me give you Romans chapter 5, verse 20. "Moreover, the law entered that the offense might abound." Ibinigay daw po ang kautusan, at sa gayon ay managana ang kasalanan. Take note ha, ibinigay daw po ang kautusan para managana ang kasalanan, hindi ang kabanalan. Tuloy po natin. "But," take note of the but, "where sin abounded, grace abounded much more." You know the word abounded here, dalawang beses pong ginamit, pero yung dalawang salitang po yun, sa original na Griego ay magkaiba po ang ibig sabihin. The first abounded, yung where sin abounded, sa Griego it means pleonazo, ibig sabihin increased, became plentiful. Kung saan daw po nanagana ang kasalanan ng tao, grace abounded much more. Yung word po dito, yung words na abounded much more, in Greek it means huper perisio. Yung word po na huper, dun po nagaling yung word na super. Perisyo, ibig sabihin, overflowing. So makita po natin, baligtad sa pangkaraniwang paniniwala ng maraming tao. Kapag daw po ang isang lugar,
Kung meron daw pong gugunawin ang Diyos sa mundong ito, yun daw pong lugar na pinakamakasalanan. At pangkaraniwan, pag tinatanong natin yan, kung meron mong pinakamakasalanan ang lugar sa mundong ito, ano kayang unang gugunawin ng Diyos? Of course, sinasabi ng karamihan, Las Vegas yan. Maraming makasalanan dyan. Maraming mga ginagawang taong makasalanan dyan. Pero kaibigan, muli po ang tuntungan natin. You have to be established that God is so in love with you. Kita niyo po, sabi po dito, where sin abounded. Where is a location? Kung titignan po natin ang talatang ito, makikita po natin, baliktad po sa ating paniniwala na yung Las Vegas ang gugunawin ng Diyos. Bagkos, kung saan daw po ang nananagaan ng kasalanan, kung Las Vegas man ang pinakamakasalanang lugar sa mundong ito, doon po nananagana ang biyaya ng Diyos. So kaibigan, gawin po natin sa buhay natin bilang mga tao. Kung sa tingin mo, sasabihin mo sa akin, Brother Lover, hindi mo ako kilala, sobrang makasalanan ako. Kapatid, sabi po ng Romans chapter 5 verse 20, where sin abounded, kung saan daw po mayaman o nananagaan ng kasalanan. Kapatid, kung sa tingin mo nananagaan ng kasalanan sa buhay mo, nandyan po nananagana din ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Wow! So nakita mo ang good news? Hindi po hadlang ang kasalanan mo para ikaw ay lapitan ng Diyos. Actually, matagal nang lumalapit ang Diyos sa iyo. At mamaya po babalikan natin ang napakayamang talata ng 2 Corinthians 5 verse 19. Samantala, sa ilalim nga po ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya po ibinigay niya sa atin ang ating minamahal na Panginoong Jesus. Umasa ka, kaibigan. Hindi po niya ipamumukha o isusumbat sa inyo ang inyong mga kasalanan. Muli po ulitin ko, this is good news. Nasa Bible po ito. Lumapit ka lang sa Diyos dahil ang Diyos pa matagal na lumalapit sa inyo. Hindi po niya ipamumukha o isusumbat sa inyo ang inyong mga kasalanan. Dahil ito po ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa inyo. Na siya po ay makipagkasundo. So ibig sabihin, kung naisin ng Diyos na makipagkasundo sa inyo, wala na po siyang galit. Bakit wala nang galit ang Diyos? Dahil once upon a time, 2,000 years ago, lahat po ng galit ng Diyos sa tao ay ibinuntun po at tinanggap ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang katawan. Lahat ng galit niya sa kasalanan, lahat ng sumpa, sakit, karamdaman, lahat po sa ating Panginoong Hesus nang sa gayon. Tayo po ay matagpuan ng Diyos na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Basahin po natin. Ito na po yung 2 Corinthians 5 verse 19. Take note of this. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Take note. God is reconciling the world to Himself. So, ibig sabihin, kung siya po ang nakikipag-reconcile sa mundo, hindi po siya ganit sa iyo. Not imputing their or our trespasses and has committed to us the word of reconciliation. Take note, kapatid. God is not after the word of condemnation, but He's after the word of reconciliation. Ito pong gusto ng Diyos. Wow! This is good news. Dahil noon pa man, kaibigan, this is true. Nais niyang ikaw ay maligtas, kaya naman ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Kristo para po sa ating kaligtasan. So kaibigan, if you still believe that sin hinders you, hindi po, hindi ganit sa iyo ang Diyos. Let me read you. Romans chapter 5 verses 10 to 11. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. So kaibigan, nung galit pa tayo sa Diyos at ang Diyos ay galit sa atin because of sin, kinailangan pong may mamatay sa krus ng Kalbaryo. At dahil po sa kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo, tayo po ay na-reconcile with God. Ituloy po natin. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Verse 11. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received the reconciliation. Wow! So I'll be giving a question. Ano nga kaya ang humahadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao o ng tao ng Diyos kung hindi naman po kasalanan? Well, I pray and I hope na na-establish na po sa atin today na hindi po humahadlang kasalanan because your sin and my sin were already dealt on the cross 2,000 years ago. Muli po, yan po ay kinatagpo na po ng ating Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. So ibig sabihin, once for all, kinalinga, niyakap na po ng ating Panginoon Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. So ang Diyos po sa ngayon, hindi na po niya ito aalalahanin pa at hindi siya galit sa inyo. So the answer, ano po ba ang humahadlang sa tao at sa Diyos? Dahil wala na pong humahadlang sa Diyos. He is after the word of reconciliation. Naghihintay na lang po siya dahil ang reconciliation po, it takes two to tango.
hindi lang pwedeng isa. Ang Diyos po, matagal na po nakabuka ang kanyang mga paalad, ang kanyang mga braso para yakapin ka. Hinihintay ka na lang niya. So ano po ang humahad lang ngayon sa tao? Since wala na pong humahad lang sa Diyos. Dahil ito po ay kinatagpo na at isinakatuparan na po na ating Panginoon Hesukristo. Yung kasalanan po ay pinatawad na sa lahat po ng mga tumanggap sa ating Panginoon Hesukristo. So the answer is this. Ang humahad lang po sa tao patungo sa Diyos dahil kawalan po ng tamang pangunawa sa mga tinapos ng gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, kung naniniwala ka pa rin, nakasalanan pa rin po ang humahadlang o bumabalakid sa tao para lumapit sa Diyos, tila hindi mo naintindihan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay ang mga tinapos ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, ang iyong mga kasalanan, ang iyong kahirapan, ang iyong mga pagdurusa, ang lahat ng sumpa na karapat dapat para sa iyo ay kinalinga na. Ilang kinapong lubusan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang katawan. And once and for all, yan po ay tinapos niya na pong lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, this is the main clause of the New Covenant. Ito po ang pinakamainam pong panghawakan po natin. Hebrews 8 verse 12. Let me give you Hebrews 8 verse 12, which is the main clause of the New Covenant. Sabi ng Diyos, this is good news, kaibigan. Yakapin po natin, damdamin po natin, at damhin po natin ang sinasabi ng verse na ito. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Let's make it personal. Sabi ng Diyos sa atin, for I will be merciful to your unrighteousness, and your sins and your lawless deeds I will remember no more. Wow, this is good news, mga kapatid. Hindi po ba? Ikaw na nakikinig sa ngayon. Siguro, for the longest time, ikaw ay naniniwala na ang pumipigil sa akin, ang bumabalakid sa yung kasalanan ko. Kapatid, hindi po. Kasalanan mo ay ginawa pang kasangkapan ng Diyos para ibigay sa iyo si Kristo. At dahil doon, malaya ka na makakalapit sa Diyos. So, kaibigan, panghawakan po natin ang napakayamang Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya naman pala, sabi po ni Apostol Pablo, sa Romans chapter 1, verses 16 until 17, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Bakit hindi po siya nahihiya sa Ebanghelyo ni Kristo? Sa mga ginawa, sa mga tinapos na gawain ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. For it is the power of God unto salvation. For everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek, verse 17. This is good news. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just or the righteous shall live by faith. So kaibigan, all you have to do, have a metanoia, change of mind. And this is good news. Hindi na po babalakid sa inyo ngayon. Ikaw na nakikinig sa ngayon o nanonood, marahil naniwala ka for the longest time na ang humahad lang sa iyo yung kasalanan mo, hindi po. Yan po ay kinalinga na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya naman today, sabi nga po ng 2 Corinthians 5 verse 19, siya po ay matagal ka nang hinihintay at kailanman hindi po niya ipamumukha o isusumbat ng Diyos sa iyong yung mga kasalanan because He is after the word of reconciliation. And that reconciliation happened or enforced upon the death of His Son. At yun po ay naganap na. So kaibigan, lumapit po tayo sa Panginoon, sa ating Diyos na sobra nagmamahal po sa inyo. So to answer the question, anong humahad lang sa Diyos patungo sa tao? Wala na po. Hindi na kasalanan. Dahil it's already dealt on the cross 2,000 years ago. Ngayon, anong humahad lang sa Diyos, sa tao sa Diyos? Maling kaisipan, maling paniniwala. Pero I believe and I pray that today, na-establish na po sa inyo. Pwede na pala akong lumapit sa Diyos dahil hindi siya galit sa akin. Once again, iwan ko po sa inyo ang Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to your unrighteousness, sabi ng Diyos, and your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Wow, this is good news. At kaibigan, maraming salamat for joining me today. Bukas may pagpapatuloy natin ating mga pinag-uusapan. Siyempre pa, dito yan sa mas pinahabang afternoon devotions. Siyempre pa, hatid sa inyo ang iyong programang Solution. At sa pagkakataon pong ito, ako po ay sobrang natutuwa sa Panginoon at sobrang nagpupuri
at sumasamba sa kanyang kadakilaan. Alam ko, kaibigan, ikaw na nabuksan ang isipan. Hindi po ba sobrang buti ng Diyos na minsan o pangkaraniwan ay sa mahabang panahon, niyakap mo na kasalanan ang pumipigil sa'yo o bumabalakid. Pero kaibigan, thank you, Lord Jesus, because of the gospel, because of the finished work of Jesus on the cross. Wala na pong humahadlang sa ngayon. All you have to do, come to Him as you are. Kung sino ka man, taglay ang iyong mga kasalanan. Kaibigan, iniimbitahan kita sa ngayon. Sabayan mo ako sa aking panalangin para tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Let's pray. Sabayan mo ako sa aking panalangin na ito. Aking Diyos, maraming salamat po sa mensahe ng Ebanghelyo. Kinikilala ko, O Diyos, na ako po isang makasalanan at nangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat din, O Diyos, dahil binuksan mo na ang pintuan ng kalangitan at hindi na po hadlang ang aking mga kasalanan. Dahil ito pa nga po naging kasangkapan para ibigay mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo para iligtas ako sa dating balakid sa tao. Pero salamat, O Diyos. Kaya naman simula sa oras na ito, tinatanggap ko at kinikilala ko ang Panginoong Jesus bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng buhay na ito. Kinikilala ko, O Diyos, ang buhay na ganap at kasiyasaya, ang buhay na punong-puno ng buhay, at ang buhay na walang hanggan sa piling ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Kaya naman, tinatanggap ko ang katotohanan na tanging aking Panginoong Jesus lamang ang siyang dakilang tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking sama at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa awiting yan, dakilang tagapagligtas. Napakinggan natin ang mga tinig nila Sister Gina Lynn Madura, Bonneville Vasquez, at sa Sister Lisa. Yan, maraming salamat. Aranda. Yan ang tatluhang tinig ng ating mga kaibigan, ng dakilang tagapagligtas na naghatid sa atin sa huling bahagi ng ating programa. Dito pa rin yan sa Solution, Your Afternoon Devotions with me, Lover Indy, sa kanyang bagong time slot, 7 p.m. At naisin po namin makarinig ng feedback po sa inyo kung mas okay po sa inyo ang time slot na ito. Dahil minsan po napatunayan namin na mas marami daw pong naabot. So gusto po namin makarinig ng feedback mula po sa inyo kung okay po sa inyo o
mas na-enjoy nyo ang 7 p.m. At maraming maraming salamat sa mga kaibigan po natin nakakasama natin sa oras na ito. And I believe na siguro po sa mga bago nating nakaka-jamming sa ating programa, medyo nagugulat kayo sa mga pinag-uusapan natin. It's true. Mula po sa ating pagtalakay kanina, ang katanungan natin, ano yung humahadlang sa Diyos at sa tao, o sa tao at sa Diyos? Actually, sa Diyos, patungo sa tao, wala nang hadlang, wala nang kasalanan. Because yan po ay na-dealt na ni Jesus 2,000 years ago. At kung ikaw ay nanampalataya, ibinigay mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon, kinalinga na po ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo po itong Romans chapter 5, verse 20. Moreover, the law entered that the offense might abound. Akala po ng maraming tao, nung pagbibigay ng kautusan, doon na po lalong ang tao ay naging banal. Yun paniniwala. But it's the opposite. Sabi dito, moreover, the law entered that the offense might abound. Nung ibinigay daw po ang kautusan, ay lalo daw pong sumagana ang pagsuway. So nakita niyo po, this is the Bible. But sabi nung verse, where sin abounded, where sin increased, or pleonaso, kung saan daw po nananagana ang kasalanan. Take note ha, location, kung saan daw po maraming kasalanan. Grace did much more abound. Super perisyo. Grace did much more abound. Super perisyo, super overflowing daw po yung biyaya. So it's the opposite po talaga. Pangkaraniwan po yung mga napapakinggan natin, before you believe it, you have to double check it. Tingnan niyo po ba, nasa Biblia po ba yung pinag-uusapan natin? So today, to answer the question, may humahad lang pa ba sa Diyos, sa Kanya at sa tao? Wala na po, 2 Corinthians 5 verse 19. He is after the word of reconciliation because of what Jesus did on the cross. Kasi kung naniniwala kang hindi makatawid ang Diyos sa tao, hindi po natin naintindihan ng Ebanghelyo. Ngayon, kung hindi ka pa rin nakakapaniwala na may hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos, hindi mo naintindihan ang Ebanghelyo. Pero kaibigan, yun nga po ang pinaka-esensya kung bakit po ibinigay sa atin si Kristo. Naging pasaporte pa ang ating mga kasalanan. Hindi po ba kayo natutuwa? This is good news. Kasi kung magiging hadlang po ang kasalanan ng tao, para hindi tayo abutin ng Diyos, saan tayo pupulutin? Tayo po ay talaga namang wala na pong pupuntahan na maganda. Dire-diretso po tayo doon sa impyerno. And then later on, sa dagat-dagatang apoy. But praise God, muli po ang ating tuntungan because God is so in love with you. Gumawa po siya ng paraan at mismo ang kasalanan pa, nakakatuwa ang Panginoon. No? Napakatalino niya talaga. Hindi natin naisip yung mismo kasalanan na siyang ating kinatatakutan ay ginamit niya para ibigay ang kanyang bugtong na anak at maging daan ng ating kaligtasan. Siyang naging kasalanan si Kristo. Jesus became our sin on the cross that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. So tignan po natin dito, but where sin abounded, kung saan po nananagana ang kasalanan, grace did much more abound. But in chapter 6, verse 1, sabi po ng mga tao dito, what shall we say then? Manatili na lang tayo sa ating kasalanan that grace may abound. Sabi po ni Apostle Pablo in verse 2, certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Kapatid, ngayong alam mong ikaw ay patay na sa kasalanan, no more ba alam mo nananagana ang biyaya ay magkakasala ha? I don't think so. No more po na alam natin ang katotohanan. Ako po, nung naintindihan ko at pinaunawa sa akin na napakaganda kapahayagan ng salita ng Diyos, ang epekto sa akin ng biyaya, lalo ko na-excite. Kaya po nagpastor ako para ipaalam sa mga tao ang napakaganda at namimiss po na maraming tao na tunay na ebanghelyo ni Kristo. Yon, to answer the question, meron pa bang humahadlang sa tao patungo sa Diyos? Wala na po. Ang humahadlang na lang, meron kang maling kaisipan. So you have to need a metanoia, change of mind, that you may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. Kasi kung naniniwala ka pa rin na ang humahadlang sa iyo ay kasalanan, yan po ang pananaw ng Diyos. Na yan, ng mundo. Dahil ang pananaw ng mundo, yan po ang gustong sabihin ng Diablo na paniwalain ng maraming tao sa mundo. Nang sa gayon, sila po ay huwag lumapit sa Diyos. But praise God, buti na lang may solution. Buti na lang may mga simbahan na nagtuturo ng tamang ebanghelyo. Kaibigan, magpalit ka ng kaisipan. You need to have a metanoia, once again, change of mind, that you may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. And the perfect will of God, malaman mo na, kapatid, wala na pong hahadlang. Lumapit ka sa Diyos as you are. Laverne, makasalanan ako, hindi mo ako kilala eh. Kaibigan, hindi mo kilala ang ating Diyos. Gusto po ng Diyos, makasalanan ka, He is a perfect Savior. Lumapit lang po kayo. At kapag kayo lumapit sa Kanya, makita mo ang Kanyang ganap na pagliligtas sa inyo. At kapag naranasan mo ang Kanyang biyaya, lalo kang mai-in love sa Kanya, sa Kanyang una nagmahal sa iyo.
at hindi ka na may in-love sa paggawa ng kasalanan, anong tawag po doon? Kabanalan. Wow! This is good news. At bukas po ay pagpapatuloy natin ating mga pinag-uusapan. Dito pa rin yan sa inyong solution, your afternoon devotions with Lover Indy sa kanyang bagong time slot, alas 7 ng gabi sa mga naninibago. So maraming salamat. Muli po ay bukas, maganda pong pag-uusapan natin. Ano naman yung humahadlang sa tao sa tingin mo? Bakit kaya yung mga panalangin ay tila hindi po nararanasan ng tao? Bukas po yan pag-uusapan natin. Kaya manatili po kayong makijamming sa amin alas 7 ng gabi. Bukas po Wednesday at pag-uusapan natin, ipagpapatuloy natin ang mayamang kapahayagan ng salita ng Diyos. Dito yan sa Solution, your app, you know, Devotions with me, Lover Indy. At maraming salamat sa ating technical director na magbe-birthday on Thursday. Happy birthday, Kuya Aves. Maraming salamat sa aking anak na sobrang dedicated po sa ministeryong ito. At of course, sa aking may bahay na aking kasama every episode po na ating programa, sa aking anak din sana, si Yanni. Maraming salamat. At sa Team Solution, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. So, bilang pagwawakas, narito po ang sinasabi ng 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Muli po, thank you for joining me. Kita-kits bukas. Dito yan sa Solution, your afternoon devotions with me, Lover Indy. Bye!